Konnichiwa, David Gison imnida. Bilingual yan. Righteous got back. But let's do. Kaya ko ba to? Gawa tayo ng haul. Kasi meron akong isang maleta dito sa harap ko. Full of everything that I purchased from Japan. So, gusto ko na siyang gawin ngayon. Para maayos ko na siya at mapamigay ko ng mga pasulubong ko sa mga pamilya ko. Also, I'll be leaving in an hour kasi nag-sign up kami ng cycling class. Ang dami kasi naming nakain din sa Japan. So, kailangan natin mag-diet at pumayat kasi malapit na mag-summer. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at mag-start na tayo sa ating haul. Siguro simulan ko na lang to kung ano man yung una kong makita. This one, this is from Ambush. Guys, this is the first time that I got anything from Ambush. Kasi for me, parang hindi ko siya style. But I know it's a Japanese brand. Pero nung nakita ko tong puffer jacket na to, naghanap talaga ako ng puffer jacket. And originally, gusto ko lang bumili from GU. Pero nung nakita ko to, parang si Bebo ata ay tumitingin sa store. Tapos parang dahil tinanong ko na lang yung sales associate, how much? Sabi niya, oh, that's actually 40% off. Tapos yung girl pa dun is, I think, half Filipino. So, marunong siya mag-Tagalog at siguro naririnig niya kami ni Bebo nung nag-uusap. So, I ended up purchasing this one and sobrang happy ko dito kasi this is my first Ambush piece. Matagal ko din siya pinag-isipan kasi wala namang winter dito sa Pinas. But, expect na dadaling ko to if ever pupunta man ako sa ibang country na may winter o malamig ang panahon para ma-ROI natin to. Pero 40% is such a steal. So, there, that is my first one. Next naman natin, you already saw this. Dahil sobrang gamit na gamit ko siya. This is from APC. Ang ganda talaga ng store ng APC or APESE dun sa Harajuku. And if you remember my previous Tokyo vlog, yung vlog ko last year, nabili ko dun yung black kong tote bag. And gamit na gamit ko talaga siya as a fan of tote bags. So pagdating ko dun sa store, sabi ni Bebo, Bebo, pili ka ng bag mo. So I ended up getting this one. This is like a cream-colored tote bag. Originally, gusto ko yung parang medyo burgundy ata yun or parang burnt na orange na color. Pero sabi ko, mas madali ata bagayan to. And din, gamit na gamit ko talaga to kasi isa lang bag na dinala ko sa Japan. And I'm so happy. I cannot wait to do my errands here in Manila na ito yung bag na gamit ko. Kasi alam niyo naman, lagi kong ginagamit yung black. So thank you so much, Bebo, for this. Okay, next naman natin from GU. This is a trench coat. Ang saya mag-shop dun sa GU kasi diba sobrang mura niya. So, ending, binili ko to kasi parang perfect siya for winter and perfect rin siya. Kunyari, meron akong trips na spring, kunyari mga cherry blossoms. Pwede ko naman siya i-style na kunyari naka-jeans lang or light lang yung layering ko. So, ayan, happy ako sa purchase na to. Ending, isa to sa mga pinakagusto kong looks dun sa trip ko na to. So, pakita natin yung picture dyan. Kasi nung nag-empake ako for Japan, 6 looks lang yung pin-repair ko in a total of 10 days namin sa Japan. So, yung iba talaga, plano ko talaga mag-shop. So, yan yung first stop namin na store. This one also is from GU. Hindi ko alam kung ba't ko pinurchase to. Siguro gusto ko lang may added element. Kaya rin nag-layer man ako. Parang maganda lang siya. And hindi ko nga siya na-layer with this. Eh. Same palette pa naman sila. Nagustuhan ko rin siya. Feeling ko pwede ko rin siya suotin sa iba kong trips. Or ibang actually nakikita ko yung iba na sinusuot sa Manila. Pero as a pawisin, feeling ko hindi ko yan magagawa. Okay, next naman natin. I forgot the name of the store. Ito ata, Queers. Sa may Omotesando rin to. It's just like a small shop. Naglalakad lang kami ni Bebo and we saw this old guy na nagbebenta. Parang minaman niya yung store. Sabi ko, ang cute ng lolo. Parang siya talaga yung nagbebenta. Tapos sabi niya, there's a crop blazer there. You want to try? Sabi ko, wow, alam niyo yung mga trends ha. Nung sinukat ko to, nagustuhan ko talaga siya. Kasi sabi ko, pag nagta-travel ako, kanyari winter, yung mga binibenta nilang items dun, pang winter lang talaga. So, gusto ko sana ng something na mabibili ko at masusot ko pa rin dito sa Pinas. So, this crop blazer is really perfect. Actually, tapos susotin ko to dun sa Prada event. Kaya nasabi ni Bebo, masyado na maraming gold details. Eh, yung mga Prada items ko sa closet ko ay medyo silver. Next event na lang po yan. Marami pa naman tayong attend ng events. In the future, ito namang next natin is from a famous Japanese brand, guys. Zara. At talaga nag-Zara ako ah. Sa Japan. Kasi na-realize ko, pag pupunta ako sa Zara, at Zara sale pala, nung time na yon, I'm sure sale din ngayon, sa Manila. Pero nung pumunta ako dun sa Zara, sa May, Osaka na ata to eh, sa Dotonbori. Parang sabi ko, style ko talaga ang Zara at perfect siya sa aking body type. So I got this sweater. Sabi ko pa naman, nung nagsusukat ako dun sa dressing room, gusto ko maging intentional na sa purchases ko. Gusto ko yung bibilin ko ay masusuot ko in the next 5 to 10 years. Kaya sabi ko, bakit yung binili ko? May mga fringe na ganun. Parang pag nasuot mo lang once, alam na inulit mo siya. Rather than buying a plain sweater na pwede mong style in multiple ways. Nagandahan talaga ako sa fit nito sa body ko. So sabi ko, sige, next year na yung New Year's resolution na yun, na intentional purchases. Ito pa pala, nakalimutan ko. It's just a plain green shirt from Zara. I also got it from the sale. Ang kasabay ng purchase ko na yan from Zara is this pair. Hindi rin nakaka-classic ha.
Ewan ko ba, kasi meron ako isang look na ginawa nung Japan trip ko. Avocado colored or green na scarf. Tapos naka-denim ako na jacket. Tapos may brown ako na hat. Parang na-happy ako dun sa look na yun. Parang should I explore more colors this 2024? Kasi parang nalilift yung mood mo at mas naging inspired ako that day. Kasi happy ako sa colors sa suot ko. Parang ang ganda nung look. Pag pinipicture ako siya, parang nagtatranslate siya ng maganda dun sa picture. So sabi ko, should I add more colors? I saw this pair of jeans na mukhang lumot. Hindi rin siya nakaka-classic. Feeling ko I'll regret this later this year. Pero sabi ko, parang maganda. Parang gusto ko siya kunin. So ending, binili ko talaga siya. At sale item rin naman siya. This one naman is giving me old money rich. Para siyang turtleneck but you can zip it all the way. Si Bebo ang nakahanap nito. I think this was purchased in America Mura sa may Osaka. So mga vintage pieces doon. Pag nandun ka talaga sa Japan, may inspire ka sa mga styling ng mga guys doon. Parang sobrang galing nilang pumorma doon. So nung nakita ko to, sabi ko parang gusto kong gumawa ng look na ganito, tapos may blazer, tapos pwede mo siyang i-half zip lang, tapos medyo nakaganon yung collar. Gets niyo ba? Abangan niyo na lang. Dadaling ko to sa aking next trip. Meron tayong next trip pala. So, medyo malamig pa naman ang weather dun. So, abangan nyo na lang po. Also, this set, super gusto ko. This is from A Sense of Place sa Shinsaibashi or sa Dotonbori sa may Osaka. It's a set. So, meron siyang pants and meron din siyang jacket. Ang gusto ko sa kanya, same palette sila. So, pwede mo na lang siyang i-wear as a full set. Ayan po siya. So, nung nagandaan ako sa kanya, binili ko po yung isang color. Color brown. Ayan, nakabukas pa siya kasi ito yung sunod ko sa airport. Actually, ito parati yung issue ko pag nagta-travel. Kaya rin, nagsashop ako during winter season. Pag uwi ko, may realize ko na, parang iba pala yung fabric na ginamit nila. Parang may heat tech sa loob. Kasi sobrang naiinitan ako pag land ko sa Pinas. Ayun, parang may extra siyang ganun. So, I'm not sure if I'll be able to wear this sa Manila. Siguro pag may shoot na lang or pag may important event tayo, or I'll just bring this to my next travel. But I'm really in love with this set. Mahilig talaga ako sa mga same color ng top tsaka bottom. This one naman is from Prada. Pinuntahan ko yung flagship store nila sa Aoyama. Super ganda. I think 4 floors yung store nila. Nagandahan talaga ako. Originally, I was looking for a nylon jacket. Eh, sobrang mahal. Sabi ko, they have necktie. Necktie na lang yung binili ko. Pero, narealize ko, sobrang magagamit ko to. Kasi ang dami kong mga looks na naka-necktie ako. So, why not wear or why not use this Prada necktie? Ang ganda niya. So, silk necktie lang siya. Actually, pag land ko sa Pinas, meron kami event with Prada. So, perfect timing na binili ko to. So, sinuot ko siya with the white polo tapos nag-jacket na lang ako. Ayun, ang maganda dun sa mga stores sa Japan, tax-free na siya agad. So, you don't have to go sa airport and do the tax refund there. So, yun ang masaya pag nag-shopping kayo sa Japan. Okay, next naman natin is the only pair of shoes that I purchased for this trip. And, oh my God! Sobrang ganda! Actually, parang this is the first time na bumili ako ng shoes or nag-shop ako ng shoes sa ibang bansa. Nung pagkakita ko, sabi ko, oh, that is the one. Gusto ko na bilhin yan. Kasi parang first time ko makakita ng pair of shoes that I really resonated with. Sabi ko, kung magde-design man ako ng shoes, ng David Gison shoes, ito yung magiging kalabasan niya. Kasi it's the perfect mix of a sneaker and a dress shoe. Kung natatandaan niyo yung era ko na meron akong leather shoes na sinusuot parati, na merong fringe na ganyan sa taas. It really reminds me of that. Eh, yung pair of sneakers na to ay gusto ko. So, meron din siyang details na para siyang, alam yung mga brogue na style ng shoes, yung mga leather shoes. Ganda, super nice. Di ko pa siya nasusuot, pero nakita ko to sa Atmos, sa may Kyoto naman. Di ko in-expect na out of all the cities na pinuntahan namin, Kyoto pa talaga ang may mabibilan ako, diba? Hindi ko lang alam kung anong style to. Kasi tinapo ko na yung box eh. Hindi ko na siya inuwi sa Pinas. But I'm really happy with this one. Feeling ko I'll be able to create a lot of looks. Kahit naka-shorts ako, kahit naka-pants. Ang ganda niya. Okay, let's go with accessories. First is this Kangol beanie. Yan, ang ganda niya. For some reason, gustong-gusto ko yung brand na to kasi parang gets niya yung ulo ko. Gets niya yung shape ng ulo ko. Hindi ako mukhang parang, ewan ko, minsan kasi may mga pangit na beanie like this one. Isang regret ko to, but ko binili to kasi first day pa lang namin sa Japan. Sabi ko, gusto ko na mag-beanie. So, binili ko na to. Yung pala, mas bagay sa akin yung medyo malaking ganyan. See the difference. This is from GU, by the way. So, this is also another one from Kangol. Sobrang mas mura siya sa Japan, ha. Nabili ko to sa, I forgot the name, pero you can see it naman sa previous Tokyo vlog natin. But I got this sa Omotesando. Yan, sa area na yon. So, I got this in this shade kasi bumili ako ng ganito sa Korea. Lighter shade siya. Hindi talaga yun yung hanap ko. Dalawang colors na available sa Korea that time eh. Pero dun sa Japan, Diyos ko, ikaw yung magsasawa sa dami ng color options. For reference pala, medium.
yung size ko. Also, from the vintage store, I think I got this from Second Street sa may Dotonbori. Last time nung nag-Osaka ko, ang dami ko rin nabiling mga necktie at gamit na gamit ko talaga siya sa mga events or mga shoots ko. So I also got another one. This one from Second Street. This is from Dunhill. Dunhill? Oh, this one naman is from Celine. What a steal. Diba? Ang ganda niya. Very retro ang vibes niya. Pero gusto ko yung itsura niya kasi royal blue and we have parang deep na green na color dito. So, feeling ko if I'm wearing something plain, pwede na lang ako mag-add ng necktie para meron tayong pop of color or print. Next natin, I think we are ready for bags. Isa lang naman yung bag. Ay, yung isa pala APC. Pero in terms of luxury, isa lang ang nabili ko sa ating Japan trip. And this is from Louis Vuitton. This is the soft trunk. Ayan, naka-canvas siya. Tapos parang camel. Camel ba tawag doon? Yung color na yun. And may mga gold details siya na sobrang ganda. So here's the strap. I got this pala from Casanova Vintage sa may Harajuku also. And I'm so happy kasi ito talaga yung perfect size ng bag for me personally. Kasi meron akong black version nito. At gamit na gamit ko talaga siya kasi dun lang nagkakasya yung Fujifilm ko, GoPro, wallet, lahat ng essentials ko. So anything smaller than this, hindi na siya useful sa akin or kailangan ko magdala ng separate bag like a tote bag for my other things. Pero for events, this is the perfect size for me. And nung pinost nila to nung November, first choice ko talaga is yung white. Kaya lang, na-sold out siya and na-realize ko rin na feeling ko masyadong high maintenance yung white na bag na yon. So, perfect na rin to kasi I can wear it kahit naka-black ako, kahit naka-brown, or kahit anong color, basta gold yung accessories natin eh. Ganito. So, ayan, yun yung mga stores na i-check nyo pag pumunta kayo sa Japan. Casanova Vintage, Amore, meron silang separate buildings or separate establishments for men's naman. Pero not all the time. Meron ding Comeo, yung Second Street, Rinkan. And when you purchase this, of course, tax-free na siya. As long as you always bring your physical passport, kailangan physical passport talaga yung dala nyo. And dapat yung gagamitin nyo yung credit card or debit card ay may pangalan nyo. Kasi meron akong debit card, walang pangalan ko. Kasi replacement siya nung nasira yung card ko sa Siargao dun sa isa kong trip. So, I had to use, I think, my credit card to purchase this one para may pangalan pareho yung passport ko tsaka credit card. At may papakita sila sa inyo na card proving na na-authenticate nila yung bag na binili nyo. Okay, next naman natin. We got some perfume here from Hermes. This is gifted to me by Sissy Maricar. Thank you so much, Sissy Maricar. Minit namin siya nung nag-Tokyo kami. Tapos, siya rin, in-authenticate niya rin yung bag ko. So, authentic naman daw. Thank you so much, Sissy Maricar. So, marami rin nagpapasabay sa kanya ng mga Filipino clients. I think mga jewelry, mga watches. Papahanap nga ako sa kanya ng Rolex eh. So, thank you so much, Sissy Maricar, for this. Meron tayo Hermes na perfume. Okay, accessories pa rin tayo. I got something from Gentle Monster. Mas mura din siya, surprisingly, sa Japan. Super happy with this one. At mukhang nag-iba na sila ng lalagyan, ha? Or I think iba lang pag eyewear. Like, parang optical na eyewear. Kung naalala nyo, dun sa Japan trip ko, lagi ako may suot na clear na eyeglasses from Sunny Studios. Sabi ko, parang gusto ko mag-level up at bumili ng Gentle Monster. Yan, no? Kasi feeling ko magamit ko siya sa mga events natin. And I love it so much. Kasi usually yung binibili ko yung medyo maliliit na frames. But this one is so much bigger. And gusto ko na para siyang transparent, translucent. And so, kanyari, chill lang yung outfit natin. Pwede tayong magganto. And I would highly suggest na magganto kayo pag nag-travel kayo during the winter kasi ang sakit sa mata nung hangin. Actually, meron din akong isang gusto. Kaya lang sold out siya. Gentle Monster X Margiela. So, meron tayong authenticity certificate card dyan kasama. By the way, since meron ng Gentle Monster sa Manila, kunyari bumili kayo sa ibang country at gusto nyo ipa-adjust or pa-ice yung salamin nyo, pwede nyo siya dalhin as long as you bring the authentication card. Next naman natin, meron tayong bagong hard drive, Lazy hard drive. Guys, kung meron na kayong mga pwedeng masuggest sa akin ng mga hard drive, kitang-kita nakapambahay. Kung may masasuggest kayo na hard drive sa akin, kasi ito yung nakalakihan ko. Before kasi meron akong ginagamit, kaya lang lagi nakokorrupt. Yung passport ato, yung WD passport. So, nung nag-start na ako gumamit ng rugged na to, never na ako nagka-problems with my files. So, I highly, highly recommend this one. Pero kung meron po kayong masasuggest na mas maliit at mas compact, please do let me know. Pero, I ended up getting this one kasi sobrang mas mura yung 2TB nila dun. I got this from the Apple Store. Presyo lang ng 1TB dun sa Pinas. More vlogs to come this 2024. I also got some AirPods. Mura din po siya dun. Ayan, ginamit ko na siya sa gym. Ayan, at nung pauwi na ako sa airport. Meron kasi ako, kaya lang sobrang naglolo ko na siya. At siguro, I think, 6
years or 7 years old na yung AirPods na yun. Sabi ko, parang it's time for me to change. Pero ayoko pa rin bilhin yung mas mahal nilang version. Mas gusto ko yung older version ng AirPods talaga. Oh, let's go to perfume! My first Le Labo perfume. Meron ako before, binibigyan ako. Kaya lang feeling ko, hindi siya totoo. Feeling ko, may something. Ewan ko ah. This one I purchased sa airport. Meron silang mga city exclusive dun. Ang I think available sa Japan is Gayak. Yun yung mabibili mo lang siya sa Japan. Kaya lang hindi ko talaga type yung amoy. So sabi ko, might as well purchase something which I really like. Which is another 13, yung scent. Ayan, personalized siya. Labeled in Kansai Airport. Tapos may date. Tapos for David Gison. Meron pa siyang ganyan. Yung pala yung feeling pag bumili ng Le Labo. Another 13. Meron akong friend. Si Duff, sobrang bango niya at another 13 yung perfume niya. So sabi ko, kailangan ko na nito for myself. Panalo talaga siya. Yan yung last purchase ko bago umuwi sa Pinas. From Big Camera, bumili ako ng bagong tripod. Itong ginagamit ko, iba pa to. Pero parang bigating. Ayan, meron siyang ganyan. You can twist it kung iba't ibang angle ang gusto mo. And yung stand niya, hindi yung putyo-putyo na stand na parang mababaksak yung phone niyo. Ito talaga, sobrang heavy duty niya. Kaya ako siya binili dahil dyan sa stand na yan. And merong separate for your phone. If you want to create content using your phone, pag gusto mo camera lang, ito naman. Oh, I also got this scarf pala. Kasi nung nag-Osaka ako with my family last year, ang dami ko nabiling mga silk scarf. At kunyari, medyo plain yung outfit ko and I want to spice it up. Nag-add ako ng scarf. Hindi yung mga bigati na scarf na mahaba. Para lang siyang pang-neck scarf na maikli lang. Tapos meron na rin siyang kasama, yung parang ring, kung doon mo ilalagay. Tinuruan pa ako nung guy kung paano gawin ko. Yung lolo, kung saan ko nabili yung crop na blazer ko, siya nagturo sa akin. So, really happy with this purchase. I always go crazy pag sa ibang bansa, especially with hair products. And especially in Japan, kasi doon ang Gatsby, diba? So, ito, binili ko to. Pag nakikita nyo to sa mga pharmacy, sa grocery, or sa Don Quixote, lagi siyang nakasecure in a parang may alarm siya. So, hindi naman siya super mahal, pero feeling ko yun yung ginagawa nilang branding para dito. Para magmukha siyang super exclusive. So, I also purchased the green version of this, which is the Air Matte. Gustong-gusto ko rin siya, kaya lang hindi siya long-lasting sa akin. This one is the Gloss Move. So, buti na lang dun sa Loft. Meron silang mga samples. So, you can test it out sa store. And ito yung nagustuhan kong formula. Hindi siya pomade or hindi siya pomada. Para lang siyang paste or parang gel na mabango at okay siya sa hair ko. Hindi siya parang naninigas. So, okay siya for me. I also got this one but I haven't tried it. Nabili ko to sa Don Quixote. Ang cute niya, Rubik's Cube. At nung nandun ako sa store, nag-research ako ng best hair wax or hair products for men. Isa to sa lumabas. Sabi, buy the Rubik's Cube looking hair product. So, sabi ko, oh, Rubik's Cube, ito yun. Actually, ito na yung smallest. Meron sila as in yung mukha talaga siyang cube. I have yet to test this one out. This one is probably my favorite. Itong gamit ko sa hair ko ngayon. Ito siya. Kaya, hindi maganda yung pangalan, ha? Devil. Pero ang kit ng packaging, oh. Ang kit niya. At maganda yung formula niya. Very light on the hair at hindi siya mukhang may product. So, itong bangs kong to, it's really in place. At medyo kumulot siya dahil dito. So, highly recommend this one. I think I got this also sa Don Quixote. Okay, next naman natin, hair milk base styling. This one naman, hair mist base styling. So, bago ko ayusin yung buhok ko, nagsispray muna ako nito. Para talaga siyang base. And then, this one naman is the hair base. Para siyang lighter version ng hair wax, which I also like. So, on days na kailangan ko ng hair products, pero hindi yung mabigat at hindi naman ako mag-e-events, I can just go for this one. Something light. Oh, last hair product. Ito yung una kong binili. Kasi gusto ko lang ng something na maliit para meron lang akong gagamitin for everyday. Ayan o. Oh. Ang dami ko na nabawas from Gatsby. Gatsby Moving Rubber Grunge Mat. Something from Don Quixote. Mga pinabili ng tatay ko sa akin. Ayan. Oil film. Ito rin. Oh my gosh. Highly recommend this one. Ito lang ata yung nag-iisa kong lip balm na naubos ko talaga. Nung binili ko siya sa Japan last year. So, nag-restock ako. Honey. Honey yung flavor niya. Yung yellow. Hanapin nyo to. Gusto ko rin itry itong isa, which is Vanilla and Macadamia. Bumili rin pala ako ng version nito na yung pang overnight sa lips. Bilog siya. Nabili ko lang sa pharmacy. Oh, I forgot to show you guys this. This is from Hare. Isa to sa mga favorite stores ko sa Japan. Kaya lang this year, hindi masyado giving yung mga styles nila. So, I got some rings. You buy it as a set na. Isang set na yan. Parang isa-stack mo talaga siya. So, yun na yung na-purchase ko sa Hare. Which, okay lang kasi gusto ko naman talaga yung mga accessories sa Hare more than their clothes.
This one, I also got from the pharmacy. Nag-research ako kung ano yung mga pinakamagandang drop sa Japan. Ayoko kasi yung Roto na ngayon kasi nahahapdian ako. Pero it's called Smile White Eye. Kasi yung makeup artist ko, si Mikey Arcano, meron siyang dinadrop sa mata ko. Feeling ko nabili niya yun sa Thailand. Nawawala yung redness, yung pagod. Especially pag minimakeupan niya kapag may events. Siguro hindi ako sanay sa mga brush. So parang nai-irritate yung mata ko at parang nagiging watery siya. So pag may dinadrop siya sa akin, namumuti yung mga gilid. Eh parang nawawala yung mga ugat. Hindi ka alam yung mga parts sa mata eh. Dula oblongat ha? Retina. Basta gusto ko na mamuti yung mata ko. Namumuti yung mata ko. Okay ba yun? Gusto ko to. Lagi ko itong dinadrop sa mata ko. Especially pag may events tayo. Speaking of events, pinabili ko kay Bebo sa Shiseido sa Ginza Foundation 360 Citrine. Ayan, ito yung ginagamit sa akin ng mga makeup artist. So, sabi ko, bilhin na lang ako ng sarili ko para, can you use this? Para tama talaga yung shade niya. Nakakatawa pa, sabi ko, love, huwag mong pagmukain na. Ako yung bumibili ng makeup, ha? Ito naman si Angelic sabi, oh, are you getting this, love? Love! Nahiya pa. Ito, ay, pasalubong to ni Bebo for my dad. Yung tatay ko kasi naregaluhan si Angelic ng dental floss. Oh. Pa, maraming tinga si Angeli. Tama-tama, buti pala ginawa ko tong haul na to kasi bukas kikitain ko yung pamilya ko para ma-distribute ko na. This one from Universal Studios. I got a couple keychain for me and Bebo, pero I have yet to decide kung red or green. Kung kanino yung red or green. Got some rings for Ellie. Kasi mahilig siya sa mga rings. Sinurprise ako ni Bebo with this tempura. Kasi day one namin sa Japan, nag-glow machine na kami agad. At wala siyang nakuha. Ako pa yung may nakuha, which is a small tempura. Asa na nga ba yun? Sabi ko, parang ilaw, gusto ko ng mas malaking tempura. Ayan o. So, sinurprise niya ako with this tempura habang nakapila ako sa isang restaurant. At pag pinul mo, nagva-vibrate siya. At meron kaming inside joke dito. Kasi dati, nung nagsisimula ako sa Instagram or sa social media, may nagko-comment sa akin everyday ng emoji na tempura. As in, walang context, walang anything, walang text. Emoji lang ng tempura ang nilalagay niya. Every post, sabi ko, ano ba itong tempura na ito? Bakit niya nilalagay? Yung pala, magaling ka lang pumorma. Technically, yung breading, yung damit mo. Parang ang nagdadala sa'yo yung damit mo. Kaya tempura yung tawag sa'yo. Sabi ko, visit to ha, pero ang creative niya dahil. Di niya man lang ako tinawag na hipo. Di man lang siya nagagandahan sa katawan ko. Kaya, merong special place in my heart itong tempura. Kasi pag nakikita ko yung tempura, naalala ko yung basher na yun. So, kamusta na kaya siya? FS! Oh my gosh, more than the claw machines in Japan, isa pang masaya dun is gachapon. So, I highly recommend, pag nag-travel kayo sa Japan, be prepared with your coins. Kasi, ang saya mag-gachapon dun. Oh, I'll give this to Ellie. This is a ring. Marami pa akong mga nakuha dun. Kaya lang, hindi ko na siya inuwi sa Pinas kasi nainis ako. Kasi pare-pareho yung nakukuha ko. Ito, hindi pa nabubuksan. Pasalubong na lang to. This one, ang cute ng nakuha ko. It's a cat sleeping in a croissant. Aray. Okay, what else? Oh my gosh, I need to share this with you guys. Sobrang sarap nito. Like, this is a nice discovery sa Tsukiji Market. Meron na nagpapa-free taste doon ng mga random na mga nuts. Dahil ang dami ko nang tinatry. Pinatry niya sa akin itong macadamia. Sarap. Like, naubusan namin ni Bebo yung isang pack. So, I'll give some to my family tomorrow. At ang maganda sa kanya, each piece ay nakakrack na. So, bubuksan mo na lang. So, isa pa yun sa mga nakaka-impress about Japanese snacks and food, or actually anything Japanese in general, pag nandun ka, parang pinapadali talaga nila yung buhay mo. So, that's what I really like about Japan. So, nahanap yung maliit na tempura. So, ito ako dati. Ito na ako ngayon. Visit kayo. Okay, this is something we purchased from Don Quixote. Ang sarap nito. Actually, ang nakadiscover nito is yung pamangkin ko, si Alex. So, uwian natin siya nito. This is baked creamy cheese. Of course, you already know, hindi tayo uuwi ng Pilipinas nang walang Royce. Although, kahit may Royce dito, mas mura talaga siya sa Japan. You can purchase this from the airport. I think parang 300 pesos lang to. I'm not too sure. Pero dito kasi sa Pinas, parang 500 plus. So, mas mahal talaga dito. And I got more. Mga Nama chocolate for my family. Yung black na isa is for my dad kasi dark chocolate ang gusto nun. At syempre, ang nagpasikip sa ating mga maleta. Parang last day pa nakuha ni Bebo to. Sobrang laki nyo. Ang cute daw. Kasi, ewan ko ba dun. Parang marami siya pinaglalaban sa buhay niya. Pero ang cute nito mga Mofo Sand na to. This one is a collaboration between Mofo Sand and Sanrio. This is pinush talaga namin na manalo dito. Kasi para kay Luna to, yung pamangkin ko. Bibigay natin sa kanya bukas kasi mahilig siya sa mga pusa. Ano ba yung binili ni Bebo dito? I think ito binili ni Bebo sa Kidiland. This one naman na palanunan niya. Dun sa claw machine. And ito yung una niya na palanunan. Daga. Actually medyo tabingi yung face niya kasi naipit siya sa maleta. So sorry na lang. And
ito siguro for Ellie. So ito for me ito yung favorite ko, tsaka yung si Mofusan. Okay, so that is it for our Japan haul. Hope you guys enjoyed it. Let me know if meron kayong mga favorite from this haul, or kung meron kayong mga suggestions like hair products or mga local or mga independent store sa Japan na favorite nyo, please do let me know in the comment section below, kasi minsan pare-pareho yung mga pinupuntahan kong stores sa mga trips namin. So, it would be nice to get your insight and your mga opinion nyo sa mga pwede namin puntahan pa. Ngayon naman, magre-ready lang ako kasi meron pa tayong cycling class. Hi guys, we are back in Manila and we are attending our first event for the year! And it's with, can you guess? Can you guess? Can you guess? Yabang! At talagang ginib talaga natin sa brand na to, ha. So, our first event for the year is with Prada. And I'm so excited. Actually, naka-heat-tech nga ako sa loob eh. Kasi malamig ba dito sa Pinas? So, talo? Magte-train naman tayo eh. Late na tayo. Dala mo yung Suica card? Alo, wala yung Suica card. Hindi, bibili na. Punta lang ako 7-Eleven sa baba. Or Family Mart. Ginawang personality yung Japan. But anyway, yun lang pala yung spill. So, alam pa kita yung outfit ko eh. Bakit ba? Bye! Hi guys, and happy Friday! Hindi na ata ako nakapag-vlog kahapon. Nakalimutan ko mag-take ng mga clips kasi busy kami ni Bebo umiar sa Prada. But today's another day, it's Friday, and tayong schedule at 1:30, meron akong periodic maintenance ng kotse. So kailangan ko siya dalhin kasi overdue na siya. And also, I'll be selling some of my luxury bags. Ipapakonsign ko siya sa isang store sa may BGC. So bags such as this one, yun yung parang once ko lang nagamit. Nabili ko pa to sa Prada sa Milan. And I think this was my first luxury purchase. Tong Virgil Abloh na ganito lang kaliit na bag. Sabi ko, parang okay naman siya. Kaya hindi ko na rin talaga siya nagagamit. So why not consign it, sell it, and use that money to purchase something that I really like and would wear. Itong Furla, nabili ko to sa Japan, sa Gotemba. Ayan, tote bag. Hindi na rin kasi ako masyado nagtotote. Or kung nagtotote man ako, hindi na yung mga ganito ka formal yung datingan. This one also, my Tigerama bag from Louis Vuitton. If you remember this blue one. Yan, benta na rin natin yan. Meron pa ako iba dito, so I'll try to vlog at the store para makita nyo. Tara na, kasi late na ako. Ano po ang kotse? Saan na tayo? Second side. Okay, so napakonsign ko na po yung mga bags ko. Meron lang natirang dalawa. Yun yung mga rejected. Very specific sila sa... Yeah, and tsaka hindi lahat ina-accept nila. So... My turn! We're going to Gentle Monster. Papa-adjust ni Bebo yung shades. Then we're gonna get coffee! Hello! Ay, go! O, sakto, nagbablog ako. Hello po! Thank you! Butterscotch, black sangria. Nagdalawang drinks talaga. And I also got avocados. Pa-maintain your bumili ng gamot. Huwag mahihiyang magtanong. Hindi po siya nag-shot. May right med ba nito? Ganito yung mga reject. Tingnan natin kung may amoy. Wow, bango! Bango! Actually, yung bango, wala amoy. Dati kasi maasim. Spontaneous! With our wedding coordinator. Hi guys, kakabalik ko lang po sa condo. Had a spontaneous dinner with our friend and may pinanood. Sorry, nakalimutan ko na mag-Tagalog ah. Japanese na kasi alam ko eh. May pinadala daw ang Gisado fam sa akin. So nagmadali akong bumaba sa lobby kasi akala ko pagkain, but let's open it. Let's open it.
Better late than never. Happy birthday, Kuya David. From Gisada Fam and Angelic Universo Admins. Janelle Ann, Christine Mayang, Claudine. Thank you, guys. Oh my gosh. Sweet. Thank you so much. Ano to? Dried mango? Thank you. Poison. Asa tito. Oh my gosh. Thank you, guys. Marami pa t-shirt. Thank you so much. Oh my gosh. Bubuksan ko na yung Milo ngayon. I'm gonna eat it now. Thank you, guys. So sweet. We just finished our first cycling class. Kumusta? Fun. Love the songs. I think we burned 1,000 calories. Oh, 600 or so. 600. Sabi sa aking Fitbit. Hey. Yeah, Fitbit. Now we're gonna try Big House. Parang deserve natin lumakas. Happy Sunday! It's currently 4 p.m. Meron tayong reservation at 5 p.m. sa Molito. Sa May, saan ba? Miyazaki, sa Molito, Alabang. Celebrating birthdays of our January celebrants. David Gison, January 3, Kuya Norman. January 4, Patrick Cruz. 5, Ashton Gison. 8, and Ate Chiki. 30th. So, maraming January celebrants sa pamilya namin. So, we're gonna celebrate it in one go. Yeah, I'm just wearing a simple... Wow, simple. Di pala simple to. May sun kitsu nito. Anyway, tara na po. And let's go! Suspension. Talagang iniipon niya yan. Hindi niya gagawa sa suspension niya. Kasi looking forward siya na makasama kayo. Kasi naman, January 3 yung anak ko na anak namin na si birthday, di ba? David, Norman, tapos si Chiki. Tapos napangasawa ni Nina, si Pat, on the 5th. Tapos si Ashton, ang apo ko. Si Ate Abel. 6. Sharon Tyler. Ate Abel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay, so katapos ko lang mag-gym. It feels so great to finally workout. Kasi parang tagal na nung workout ko. Parang last kong workout. Parang last year pa at. OA naman sa last year. January pa lang. But anyway, right now, mag-11 noon na. Meron tayong schedule at 12 noon sa Maybello. Nagpa-schedule ako kasi dami ko ng mga acne marks dito. Sabi ko, I'm not starting 2024 right. Gusto ko clear skin ang 2024. So, ayan, papatanggal talaga. Hindi naman siya mabilis mawawala. Pero ang schedule kong treatment is Glycopil, Power Peel, tsaka Advalite. Second session ko pa lang sa Advalite. Yun daw yung nagtatarget ng mga acne scars, acne marks na yan. Sana, clear skin this 2024. And then, meron akong 230 dito sa condo kasi may pupunta ng mga contractor. And I'm planning to renovate my condo kasi, alam nyo ba, meron akong isang client. Or I think dalawa sila. Nung nag-shoot ako dyan sa may foyer, ganito. Ayan, dyan ako nag-shoot ng content ko for a client. Tapos, pinaulit nila yung buong content kasi sabi nila, why did you shoot in the bathroom? Sabi ko, hindi po yan bathroom. Ganyan lang po yung design niyan. Feeling ko, I'll make this more clean and mas plain siguro. Siguro wood. I'm not too sure. Pag-uusapan namin ng contractor. So, nag-sign up ako sa isang parang space-saving solutions na program. So, they'll go here later and then they'll assess my condo kung ano yung mga pwede nilang baguhin para ma-maximize yung space. Kasi, no hate naman sa interior designer na kinuha ko before. Pero feeling ko, kasalanan ko rin kasi mas inuna ko yung aesthetic. Pero, and then, hindi ko rin siya masyado nagamit. Like yung movable rack. Exciting siya pakinggan. Pero, na-realize ko na it did not save me space. And hindi rin ako nakapag-shoot ng content dun masyado kasi against the light siya. So, by the window siya. So, pag nag-shoot ako, nakatalikod ako sa window. So, hindi rin ako kita. So, yun yung mga hindi ko naisip before. Tapos, dun sa room ko, di ba, parang open yung closet. So, na-realize ko, why not just have a normal cabinet para hindi rin siya eyesore. So, marami pa kayong pag-uusapan later. So, let me know if you guys want me to vlog about this new renovation series. Ayoko siya gawing major renovation kasi ayoko masyado gumastos.
So yes, mag-ready na ako and I'll see you guys later. Hi guys, kakauwi ko lang po from Belo. Kaya tingnan nyo. Butas-butas yung mukha ko. Pero it's gonna take a few days for it to heal naman. But minute ko na rin pala yung contractor. Kakaalis lang nila at pinag-usapan namin kung ano yung mga pwedeng i-renovate dito sa condo. So, alam niyo yung parang pundido na ilaw dyan. Hindi kasi siya yung normal na bumbili, so ipapareplace na rin. Nakikita niyo yung parang lagi nag-flicker yung ilaw ko. Pati yung mga kitchen lights ko, papalitan ko. And I'm gonna add a lot of storage na rin sa condo. Kasi yun yung na-realize ko. Sobrang daming dumadating ng mga PR packages. And also ayaw pa aminin. Pero grabe rin kasi kami mag-shopping. Promise talaga this year, we'll try our best to be intentional with our purchases. Just go. So, ayun, ang dami na talagang clutter. So, parang ang napagmitingan namin is mag-add kami ng storage dun sa kwarto. Tapos meron din dito sa living area. So, ayusin pa namin. And also, this arrived just now. Freshly delivered from Vin Orias. Meron akong suit na pinagawa sa kanya for the wedding of my friend this coming weekend sa Zambales. It's gonna be a beach wedding, so lahat kami pare-pareho yung kulay kasi isa ako sa groomsmen niya. So ito siya. Ang bait nga ni Vin eh. Sabi niya, huwag ka na magbayad. Okay, try natin. Sana kasha pa siya. Wala pa siyang mga botones. Parang papabago ko na lang to. Papahabaan ko pa yung sleeves. I'm happy with it. Guys, alam niyo ba? Parang so far, kaka-start pa lang nung year. And apat na weddings yung pupuntahan namin. Mukhang marami ikakasal this year. So kailangan ko ng maraming suit.